Ang teksto po doon ay nasa Genesis chapter 2, verse 7 to 19. Kung ikaw ay pasunurin, makakalakad kang kasama. Ang pagsunod natin sa Diyos ay for sure, kasamahan tayo ng Diyos. At yung number 2 naman po, you can obey God's word. No? Tama po. No? Sinusunod po natin ang salita ng Diyos. Kapag pasunurin ka, kaya mo sundin ang salita. Number 3 po, when you are obedient, you will be blessed. Amen. Ang pagsunod po ay kasama ng pagpapala. Ang pagiging matunurin ay pagpapalain ka. Amen po. Ito po ay sinasabi sa salita ng Diyos. Pagbasa ng Bible para makasunod po tayo sa gusto ng Diyos at sa pagpapala ay may bigay sa atin. Sa number 4 po, ang sabi niya, when you are obedient, you're choosing God's best. Amen. Bawat sumusunod sa Diyos ay mas malapit sa Diyos. Binibigyan tayo ng free will. Amen po, na gawin at maging malapit sa Diyos. Ang tunay na pagsunod sa Diyos po ay kalakip ng gawa at actions at pananampalataya. Ulitin ko po. Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay kalakip ng gawa, action at pananampalataya. Ang pagsunod po ay lagi natin kasama ang Diyos. Ang pagsunod po sa kanyang salita. Ang pagsunod ay kalakip ng pagpapala. Ang pagsunod ay makukuha natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang pagsunod po, pagsusunod po tayo na doon ang buong itiwala natin. Ang pagsunod sa Diyos ay pagsunod sa ating mga leaders at sa ating mga pastors. Sabi niya po, obeying God means moving aside and allowing God, His Word, His Holy Spirit, His way of operating to move in our lives. Ibig sabihin po, ang pasunod sa Diyos ay binigay po sa atin ng karapatan na siya ay kumilos sa buhay po natin sa pamamagitan ng kanyang salita ng banal na Espiritu. Siya po yung nag-ooperate sa buhay natin. Amen po. At kasama po ito na kung sumusunod ka ay andun yung pagkatiwala, ang pagkakaroon ng pananampalataya na kaya ng Diyos. Amen po. Ang lahat ng salita niya ay dapat po ay susunod po natin. Sabi niya po sa John 15:10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at kayo ay nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang pagsunod po natin ay represent po ng tanda ng pag-ibig natin sa Diyos, spiritually, na may kasamang action. Po, ibig po, yung pasunod natin sa Diyos ay pasunod din po natin sa ating mga leaders at sa ating mga nasasakupan sa ating mga pastors po. Ang pananalangin, no? Nasa pananalangin po tayo, kaya po, ang pananalangin everyday ay isa sa mga utos ng Diyos at dapat po ito ay ating sinusunod. Amen po. So, sabi niya sa Thessalonians 1:17, no, pray without ceasing, ito po ay may pit na utos ng Panginoon. Hindi tayo lumalakad ng by might o yung sarili nating lakas at talino. Ang panalangin ay pinakaunang isa sa pinakaunos ng Diyos dahil siya mismo ay nananalangin bago siya umaksyon o gumawa. Ibig sabihin, bago tayo magkaroon ng mga actions o ginagawa natin, dapat po may prayer. Sa Matthew 26 verse 39-41, sabi niya po sa 39, tumayo siya ng kaunti. Ito po ay maganda na nananalangin ng aking Panginoon. Tumayo siya ng kaunti ng patilama siya at nananalangin, Ama ko, kung maaari po ilalunin ko sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Kundi hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. So verse 40, nagbalik siya at tinatnan niya natutulog at tatlong alagad, sinabi niya kay Pedro, talaga ba hindi kayo makapagpuyat ang kasama ko kahit isang oras man lang? Amen po, tanong na may pakiusap si Jesus kila Pedro na mag-pray naman tayo. Amen po, kasi that time ay malapit na po na dakiting si Jesus. So verse 41, pagbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaling mapuso. Ang Espiritu ay nakahanda ngunit ang laman ay mahina. Susunod po na verse ay ito po yung time na nahuhulihin ang Panginoon. Alam na Diyos na siya ay uhulihin, so kailangan niya ng maraming panalangin para mapagtagumpayan niya yung mga pagsubok na dadaan.
po na ang bawat ginagawa natin ay may kalaking kamanalangin. Dapat may panalangin tayo para masunod at malaman natin ang pinagagawa ng Diyos. Para po malaman natin at masunod ang pinagagawa ng Diyos, kailangan natin everyday na may panalangin. At alam natin ang ating at ang kanyang salita. Amen po. So, ang bottom line po, everyday po, lagi tayong manalangin. Amen. Lahat ng ginagawa natin ay may kalaking na panalangin. Manghina man po tayo spiritual, physical. Pero pag nananalangin ka, nandun po ang guidance ng Diyos sa atin. Malalakasin niya po tayo. Amen po. At isa po yun na dapat na sinusunod po natin. Amen. Ganyan lang po. Yun lang po. Ito po sa Pastora Leia. Amen. Salamat, Pastora Leia. Magandang hapon po muli sa bawat isa. At ito po Friday na naman, dito tayo sama-sama sa pamamagitan po ng pamumuni at pananalangin po. At yun nga po, napakaganda ng topic po natin sa mga nagdaanin mo at ito. Limang five reasons why obedience will draw you closer to God. Ito po ay isa sa mga bili ng Panginoon na ang pagsunod ay napakaganda. Kaya nga po, ang panalangin is prayer is important because it is an act of obedience. Ang panalangin ay isang kahalagahan o mahalaga dahil po ito ang aksyon ng pagsunod natin sa Panginoon. Dahil ito ang nais ng Diyos sa atin po, ay ang patuloy na dumulog sa Kanya. Because it's not by might nor by power but by the Spirit of the Lord. Tinawag po tayo ng manalangin. Ito ay design ng Diyos para po sa atin. Tayo po ay nilikha ng Kanyang kawangis at yung God image po. At ganyan din po, si Jesus ay mapakahalaga ng panalangin sa Kanya. Gayahin natin siya na tulad ng ginagawa niya na si Jesus ay mapanalangin upang manatili na malaman niya para sa Kanya. Siya po ay nandito pa sa lupa. Wala pong batid ang Kanyang panalangin. Dahil ang ginagawa niya ay yung nais ng Ama at akalooban ng Ama para sa Kanya. Kaya bilang anak po ng Panginoong Diyos, kailangan din po tayong sumunod sa mga ginagawa ni Jesus para manatili na malaman natin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Sa Mark chapter 1, verse 35, ito po yung kanyang sinabi, madaling araw pa'y umamo na si Jesus at nagtungo sa isang bilang na buo at nananalangin. Ito po ang ginagawa ng ating Panginoon. Sa madaling araw, siya ay bumabangon upang manalangin at marinig ang tinig ng ating Panginoon. Sinabi niya pa rin po sa chapter 1, verse 14. Ito po yung palaging ginagawa ng ating Panginoon Jesus. Ang patuloy na may pananalangin. Sabi niya ito sa Acts chapter 1, verse 14. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin. Kasama ang babae, ang mga babae na si Mariang ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Tulad po natin ang pili ng ating Panginoon ang pagsunod sa pananalangin. Tulad ng ganitong sama-sama sa pananalangin. Corporate prayers, corporate anointing. There's a power in that kind of prayer. Sabi niya pa rin po sa Acts chapter 2, verse 42. Nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Nandoon ang palagi ang pananalangin dahil ito ang paraan, ito ang importante ng pagsunod natin sa ating Panginoon ang magkaroon ng palagi buhaw sa pananalangin upang access. Ito ang access natin
muli nga siya ang naging huwaran o ating kayahan sa kanyang ginawa sa patungkol sa pananalangin. Sila po ay patuloy na walang sawa buong buhay, buong panahon, sabi nila dito, ay ginagawa nila sa pananalangin. Ang mga kaluluwa ay hindi po darating yan, hindi po manggagaling kagad yan, kundi magkakaroon kagad yan kung hindi mo ipapanganak sa pananalangin. Ito po ang importansya ng pananalangin. Sa pagsunod sa pananalangin, mayroong kaluluwang darating. Kaya nga mga kapatid, ipanganak natin sa pananalangin ang mga kaluluwa at patuloy tayo sama-sama I'm not afraid.
false religion, false doctrine,
sa pangalan ni Jesus ay palawasin namin. Ang Lord, patulinahin niya nakakawalan, O Diyos, ang salvation, O Lord God, shame and repentance, O God. Hallelujah, mag-aasa pa namin palataya, Panginoon, ang pakuhawan, Panginoon. O Diyos, hallelujah, sa iyong salita, O Lord God. Thank you, Father God. Hallelujah, sa kaligtasan ng bansang Pilipinas, Amen. Sa pangalan ni Jesus. At pinawasan namin ang korupsyon sa bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Amen. Strength, Lord God, sa aming senior pastor po, O God. Thank you, Father, for the opportunity.
Diyos namin, Lord God, na susundan namin at tinitingnan namin, Lord. Pero dalangin namin sa iyo, Lord God, ang aming Senyor. Salamat sa malakas na pangangatawan niya everyday, Lord God. Salamat, Panginoon, ni Cristo sa kanya, Panginoon, Lord. Isang inalagyan na dalangin sa iyo, Panginoon. Lord, bilis mo, Lord, ingatan mo ang mga kapatid na doon sa ibang bansa, Lord God, ang pag-ibig na lang mula sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord, tinatas namin ang aming mga leaders, Lord God. Word of directors, Panginoon, O God, ang mga elders. Lahat po ng leaders, Panginoon, ay dinadalamin namin, Panginoon, O God. Bigay mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God, ang pagmamahal, Panginoon, sa revelation na nagagaling sa iyo, O God. Pero bigay mo sa ating mga puso ang iyo, hindi, O God. Bigay mo, Panginoon, yung lalong pang-eagerness, Lord, na mapaglipuran ka, O God, at patupad ang ministeryo yung pinagkatiwala mo sa parawasan sa amin. Salamat sa malalakas sa pangatawan, Panginoon, ang mga listeners, O God. Tinatas namin mga pastors, Lord, mga workers, ang bawat outreaches, Panginoon, ng Rema, ang bawat membro, O God. Lord, nakikita mo ang kanilang mga pangangailangan, O God. Nakikita mo, Panginoon, madaling na kanilang mga puso, O Lord. Alam namin, Panginoon, na hindi maikyan yung kamay para hindi ko ipagutin. Lord, dalamin namin sa iyo, hinikling namin, Panginoon, pinaposes namin ang lahat ng nasa puso nila, O God, ay matipan. Narinig mo, Lord, ng mga full-timers namin, mga workers, mga pastors, O God. Lord, ingatan mo sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Kita mo, Panginoon, yung mga sacrifice ng ginawa nila sa iyong basahan, O God. Lord, alam mo, ibigay yung kaluluwa sa puso nila, Panginoon. Yung burden ng mga kaluluwa sa puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, ingatan mo sa bawat paglabas nila, sa bawat pagpunta kung saan, Panginoon, O God. Lord, ay ingatan mo ang aming mga pastors, ang mga workers, O God. Lord, tinatas namin ang bawat membro, Panginoon, O God, ng Rema. Lord, ang bawat churches, O God, na tapotuloyin mo, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, O God. Lord, ikaw ang siyang magbigay, Panginoon, ng kalakasan, espiritual, Panginoon, physical, O God. Tulong mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, ang kahalagahan, Panginoon, ng kaluluwa. Lord, yung burden namin ay lalo po pang pabigatin, Panginoon. Bigay sa puso namin ang mga kaluluwa, O God. Narinig po, Lord, salamat sa mga blessings, Lord, ang mga blessings. Lord, nakikita mo yung mga pangangailangan ng bawat isa sa amin, O Lord. Nakikita mo, Panginoon, yung mga financial na pangangailangan namin, O God. At Lord, salamat sa spiritual, Panginoon, O God, na pagtugon mo, O God, over us by your precious blood of Jesus, Panginoon. Narinig po, tinatas namin ang mga malasang buhay, ang mga full-timers, O God. Pagdating mo kanilang mga kamay, kanilang mga pangangailangan. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon, na nagbibigay, O God. Lord, sabi ko nga, Lord, dinidinig mo ang aming mga daig at sinasagot mo ang aming mga panalangin. At yun po, Lord, dinaniniwala kami, Lord, sa office na ito, Panginoon. Lord, yung mga salita mo, dapat kami sa atayuan namin, ito, Panginoon. At Lord, naniniwala kami, Panginoon, namin mga Diyos na dinamin, O God. Lord, ikaw patuloy na tumako, ipadako ang ating mga kayapa sa lahat ng lugar na pupuntahan, Panginoon namin, O bawat isa, Panginoon, O God. Lord, naihayat yung salita, Panginoon. Lord, yung kaligtasan na nagmumula sa iyo ay ibahagi, O God, hanggang sa muli mong pagbalik, Panginoon. Narinig po, Lord, tinatas na sa iyo lahat ang activities ng Rema, O God. Ikaw ang siya magbigay, Panginoon, O Lord, ng patuloy, Panginoon, O God, the burden, Lord, alaman po ang activities namin, Panginoon, dito sa Rema. Alam namin, Panginoon, ang kalooban mo ang siyang magkaganda, O God. Lord, ingatan mo ang bawat isa sa amin. Bigay mo sa amin, Panginoon, lalo pang puso, Lord, na makasimpon, Panginoon. Puso, Lord, na mayroong concern sa mga kaluluwa. Sapagkat ito, Panginoon, ang ministeryo ng pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Salamat, O God. Ingatan mo ang bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, Ama. Ito po ang aming sangkot na langin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Say.
soy manatili sa kalooban mo, O Jesus, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Magandang gabi, Les. Oh, God bless.